Tugtong nobela. Ang tugatog ng buhay. Karugtong. Mga sisiwit. Kabanata 111. Ang nakamamanghang kagandahan na pinag-uusapan ay si Waltz Floor. Sa sandaling ito, habang nakahiga sa kama na may napakalaking duvet na nakabalot sa kanyang katawan na iniiwan lamang ang kanyang ulo at malasotla na buhok na nakakalat. Commendat si Waltz kay Alex na naglalakad papasok na may matamis na ngiti. Sinigurado ni Alex na tulog ang kanyang ina bago nagmamadaling isinara ang pinto at sinabi sa mahinang boses, "Bakit ka nandito?" "Nagtatrabaho ako," sagot ni Waltz na may malabong ngiti. "Trabaho," nataranta si Alex. "Painitan mo ang iyong kama. Ako ang iyong alipin na nagpapainit sa kama, hindi ba?" Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Alex, ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng pananakit ng ulo dahil sa matigas na sitwasyon. Bago siya umalis ng bahay dati, nahuli siya ni Brittany at wala pa siyang paliwanag. Kung nakita niya ang mga ito ngayon, malalagay siya sa matinding problema at hindi siya makumbinsi sa kanyang kainosentehan. "Painitan mo ang sarili mong kama. Umalis ka sa kwarto ko." Tinawakan ni Alex ang duvet at akmang bubuksan na ito. Gayunpaman, hinawakan ito ng mahigpit ni Waltz at nakasimangot na sinabi, "Huwag gawin ito, wala akong suot na kahit ano." "Ano ang sinabi mo?" Ang mga mata ni Alex ay nakadilat, nakatitig sa duvet, na parabang nakikita niya ang hindi kapanipaniwalang tanawin sa ilalim nito. Sisiwit. Nag-hyperventilate, isang ligaw na pag-iisip ang lumitaw sa kanyang isipan. "Buksan mo lang at sunggaban mo siya. Siya na ang nagkusa na imbitahan ka, ano pa ang hinihintay mo? Ikaw ba ay isang unit?" Samantala, marahang commendat si Waltz na parabang inaakit siyang magmadali at tumalon sa kama. Sa sobrang pagtitiyaga, sinampal ni Alex ang kanyang mga labi at hinayaan ang sarili na magmadaling umatras ng ilang hakbang. "Umalis ka, kung hindi, magagalit ako." Sino ang nangangailangan ng tagapag-ayos ng kama sa gayong mainit na panahon? "Sige," tugon ni Waltz at biglang binuksan ang duvet. "Kalokohan." Sumigaw si Alex na likas na gustong ilayo ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin na parang magnet ay nakatoon kay Waltz. Sinabi niya na wala siyang suot sa ilalim. Gayunpaman, binati siya ng matinding pagkabigo. "Sinungaling. Wala ba siyang suot na damit?" "Isa pa, nakabundle siya ng maayos na damit. Hindi mo man lang sinabi na wala kang suot." "Naku, senior, mukhang dismayado ka." "Teka, sinusubok lang kita pero hindi ko alam na pervert ka pala." "Emph, pang-aasar ni Waltz. Ako." Nagpatuloy siya, "Senior, hindi mo pa sinasabi sa akin ang lahat tungkol sa mga chakra pills. Kung papasukin mo ako sa sikreto, papapasukin kita." Smack. Ipinadala ni Alex ang kanyang palad sa Danny Waltz. Sisiwit. "Kapag nagbiro ka ulit ng ganyan, ibabalik kita," iritadong sabi ni Alex. Hindi alam kung naiinis siya sa panunukso ni Waltz o bihis na siya. Ang mga table tas ng chakra ay mga elixir na maaaring mapahusay ang chakra ng isang manlalaban. "Elixirs, eh, malungkot na ba mantong hininga si Waltz?" Ang mga elixir ay bihirang matagpuan sa kasalukuyan. "Nabalitaan ko na ang mga dakilang pamilya lamang sa martial arts at ilang kilalang leader ng sekta ang makakahanap sa kanila. Higit pa rito, ang mga alchemist lamang ang makakapagpino ng mga elixir na iyon, hindi ito isang bagay na maaari mong taglayin kahit na may isang bucket load ng pera." Tumango lang si Alex at sinabing, "Talaga. Ito ay medyo madali upang makagawa ng mga chakra na table tas, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkuha ng mga sangkap, napakabihirang maging eksakto. Alam mo kung paano gawin ang mga ito? Alchemist ka ba?" "Alam ko kung paano gumawa ng mga table tas. Galing. Sabihin mo lang sa akin ang mga sangkap, pupunta ako at kukunin kaagad." Tuwang-tuwa si Walt sa ideya ng pagpapahusay sa kanyang cultivation base. Sumayaw si Walt sa tuwa.
Pagkatapos tumalon siya kay Alex at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito na nakadikit ang katawan nito sa kanya na parabang isa siyang kasintahan na may magiliw na pag-aalaga. Hoy, subukan mong huwag lumapit sa akin. Huli ang apoy ng pagnanasa na pinipigilan lang ay agad na nag-alab sa katawan ni Alex. Sabihin mo sa akin at iiwan kita. Wild ginseng na higit sa 50 taong gulang, Ganoderma mushroom na higit sa 20 taong gulang, Eleutheropterus damo, 7 daon na lotuses, at musks. Kung maaari, para sa unang dalawang sangkap, mas matanda, mas mabuti. Iyon lang ang kailangan mo, kaya pwede bang umalis ka na sa likuran ko? Ibinoling ni Waltz ang kanyang mga mata na parabang sinusubukan niyang alalahanin ang mga pangalan ng mga sangkap. Pagkatapos naramdaman niya ang ibabang bahagi ni Alex habang tumatawa ito bago binitawan ang pagkakahawak sa kanya. Senior, balita ko virgin ka pa rin kahit pakasalan mo na si Dorothy Asex. Nag-aalinlangan ako noong una, ngunit hindi na. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kabanata 112. Bago pa magalit si Alex, binuksan ni Waltz ang pinto. Aalis na ako ngayon. Pupunta ako bukas pagkatapos kunin ang mga sangkap. Nakahinga ng maluwag si Alex pagkatapos ng pag-alis ni Waltz. Siya ay tila nakaka-relax ngunit medyo nalulungkot din. Yung Bruha. Matapos matukso ni Waltz na maraming beses, nasa limitasyon niya si Alex. Pabilis siyang tumakbo sa banyo at naligo ng malamig. Si Waltz ay talagang mas matanda ng ilang taon kay Alex. Bilang isang walang pakialam na mature belle. Isang mandirigma at kasama ang katotohanan na siya ay isang makapangyarihang chieftain sa underworld, hindi nakakagulat na makita siyang medyo mas touchy-feely sa iba. Malayo sa tirahan ni Alex, bahagyang nataranta si Waltz nang hawakan niya ang kanyang mukha. First time niyang manunukso ng ganoong lalaki. Gayunpaman, nang maalala niya ang reaksyon ni Alex nang buksan niya ang duvet, hindi niya maiwasang matuwa at bumulong, dapat noon pa ako naghubad. Pumalik sa Hell's Angels, si Waltz na hindi napigilan ang kanyang kasabihan sa transcendence ng kanyang cultivation base ay dumiretso sa training ground. Sa oras na ito, maraming tao ang nag-sparring at nagsasanay sa training ground. Isa sa kanila ay si Asher Storm. Nakatayo siya sa isang nakataas na arena, nakaharap sa tatlong kalaban. Wham! 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 Tatlo sa mga lalaki mula sa Thousand Miles Conglomerate ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nilalabag ni Asher at hindi na sila nakabangon. Napakalakas ni Master Asher. Master Asher, hindi kami tugma sa iyo. Please, pwede bang tumigil na tayo sa sparring? Ang ilang mga lalaki ay natakot ng mahiyain, nag-aatubili na makipag-away kay Asher dahil iyon ay isang panig lamang na pagpatay. Sabi ni Asher na may malamig na ekspresyon, hindi. Huwag kayong lahat maglakas loob na magpabeya. Lima ang lalaban ko ngayon. Isang pagsabog ng kapitan ang naramdaman sa karamihan. Sa sandaling ito, malumanay na tumalon si Waltz papunta sa arena. Kuya Asher, anong silbi kung ay bully mo sila? Hayaan mong ipaglaban kita. Waltz, bumalik ka na. Bakit nagsasanay si Asher sa training ground sa kalagitnaan ng gabi? Ang lahat ay dahil nabalisa siya sa katotohanan na pumunta si Waltz kay Alex at gusto pa niyang mag-overnight. Kaya siya, na nalungkot, ay nangangailangan ng isang labasan upang mailabas ang kanyang pagkabigo. Sisiwit. Sa sandaling makita niya siya, sinabi niya ng may kagalakan, mahusay, bibigyan kita ng isang kalamangan sa pamamagitan ng paggamit lamang ng isang kamay. Sumagot si Waltz, hindi na kailangan. Nang matapos siyang magsalita, dir-diretso niyang sinugod si Asher. Wham! 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 Sa simula ay mayabang at may tiwala si Asher na kaya niya itong talunin sa isang kamay lamang. Nang hindi lalabas ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na muntik na siyang mapaalis sa arena kaagad ni Waltz na ikinatuwa ng mga manunood. Nagulat na pabulalas si Asher, Waltz, ikaw. Nasa advanced royal rank ka na. Ito ay hindi ka panipaniwala, hindi ba? So, gagamit ka pa ng isang kamay ngayon. Dalhin mo. Pareho silang nagpalitan ng suntok at nauwi sa tabla ang laban.
Gayunpaman, labis na nagulat si Asher. Maging si Lord Lex ay na-alerto at mabilis na pumunta sa training ground. Si Asher ay isang advanced royal fighter at dahil sa mismong presensya niya, nakuha ng Thousand Miles Conglomerate ang kanilang dominasyon sa underworld ng California. Ngayong naabot na rin ni Waltz ang advanced royal, madodoble ang kanilang lakas. Tinulungan ako ni Alex sa pagleveling ng cultivation base. At isa pa, ginamaw niya ang mga sugat ko. Pumalik ako para kumuha ng mga sangkap. Ayon kay Alex, nakakagawa siya ng tinatawag na chakra pill, mas mapapabuti pa nito ang powers ko matapos itong inumin. Ano? Nalaglag ang panga ni Lord Lex at Asher matapos marinig ang sagot ni Waltz. Ginoo, Rockefeller, ikaw ay isang tao ng mga himala, ungol ni Lord Lex. Hindi ba dapat may malaking pabor na babayaran para sa mga bagay na ginawa niya para sa iyo? Naningkit ang mga mata ni Asher. Namula si Waltz. Ngayon, ako ang kanyang lingkod na nagpapainit sa kama. Naikuyong ni Asher ang kanyang mga kamao sa matinding galit habang si Lord Lex ay bumulalas bilang pagsangayon, mabuti. Magaling. Magaling. Kabanata 113. Pagkatapos maligo, umupo si Alex sa kanyang kama. Sa kanyang mga kamay ay isang kahon ng regalo na hindi kilalang nilalaman na ibinigay ni Felix Shepard na hindi pa niya nabubuksan. Pwede bang relo? Pulong ni Alex sa sarili. Hindi siya interesado sa mga relo dahil nakita niyang mahirap itong isuot. Sa pagbukas niya ng kahon, isang berdeng kislap ang sumalubong sa kanyang mga mata. Ito ay hindi isang relo ngunit isang piraso ng luntiang esmeralda. Ipinanganak sa isang mayamang pamilya, hindi siya estranghero sa mga mararangyang gemstones. Sa isang sulyap, ang partikular na piraso na nililok sa anyo ng unicorn ay mukhang napakamahal at kasing laki ng kamao ng isang bata. Hawak ang emerald sculpture sa kanyang kamay, nakaramdam siya ng komportableng sensasyon. Sa sumunod na segundo, nagulat siya nang maramdaman niya ang daloy ng enerhiya na nagmula sa loob ng esmeralda. Ano ito? Pwede bang? Ang essence. Ang Ultimate Book of Medicine ay isang malawakang diskarte sa paglilinang ng medical na martial arts. Inilarawan din ito na ang puwersa ay maaaring mapahusay sa pamamagitan ng pagsipsip ng esensya mula sa langit at lupa at iba't ibang anyo ng espiritual na enerhiya na naroroon sa mundo ng mga tao. Na nagre-resulta sa pagpapahusay ng base ng paglilinang sa sarili ng isang tao. Hindi niya kailangan ang karagdagang esensya ng langit at lupa para mapabilis ang kanyang paglilinang gaya ng pagtanggap niya ng hininga ng mga Diyos mula sa kanyang mga ninuno kanina. Gayunpaman, sa tulong ng kakanyahan, makakamit niya ang mas malaking resulta sa kanyang paglilinang na may kaunting pagsisikap. Nagulat si Alex. Inaplos ang unicorn sculpture, sinipsip niya ang essence sa kanyang katawan gamit ang force. Sa sandaling iyon, ang chi sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na nag-iba-iba na parabang isang daloy ng dalisay, matahimik na enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Ito ay talagang komportable. Nakakamangha. Ito talaga ang kakanyahan. Huli. Umupo si Alex sa kama at patuloy na hinihigop ang essence mula sa esmeralda. Inabot siya ng mahigit kalahating oras bago niya natapos ang pagsipsip ng lahat ng essence nito. Sisiwit. Sa sandaling ito rin ay isang vibrating sound ang maririnig habang nag-evolve ang force sa kanyang katawan papasok sa ikatlong base. Ang kakanyahan ay kahanga-hanga, kailangan kong makuha ang aking sarili ng higit pa sa mga ito. Ang emerald unicorn sculpture na mukhang buhay na buhay sa Macon Tab na berde kanina, ngayon ay mukhang mapurol at mahina pagkatapos maubos ang lahat ng enerhiya nito. Kinabukasan sa Asex Villa. Maagang umalis si Dorothy para sa trabaho at si Beatrice ay pumasok sa paaralan para sa mga klase, si Claire lang ang naiwan sa villa, natutulog hanggang alas 10 ng umaga. Bakit? Iyon ay dahil ang 20 milyong dolyar na cheque ang nagpapanatili sa kanya na tuwang-tuwa kagabi. Kahit na ang maginang trio ay nakatira sa isang villa, sila ay nakaligtas lamang sa sweldo ni Dorothy. Si Dorothy ay dating general manager ng subsidiary na kumpanya sa City South, ngunit karamihan sa kinita ay ibinigay sa pamilyang Asex, kaya wala silang gaanong pera. Makontento na siya sa ilang daang libong dolyar lamang.
Siyempre, tuwang-tuwa siya nang makita ang $20 million na cheque. Kaya gising siya hanggang alas 4 ng umaga at nakatulog pagkatapos na hindi na niya mapanatili ang kanyang sarili na gising. Isa pa, ang cheque ay inilagay ng mahigpit sa ilalim ng kanyang unan sa takot na agawin at ibalik ito ni Dorothy kay Alex. Ang unang bagay na ginawa niya pagkagising ay hinahanap ang cheque. Buti na lang at nandoon pa rin. Gayunpaman, mayroong ilang mga tupi dito. Akala ni Claire ay dahil hindi niya sinasadya ang mga ito habang natutulog siya. Hindi na ito pinag-isipan ni Claire. Sa paglaktaw ng almusal, tuwang-tuwa siyang dumiretso sa bangko na gustong i-cash ang cheque. At nagkataon na nakilala niya si Madam White, ang kanyang kapitbahay, sa bangko. Kamakailan ay ikinasal ang anak ni Madam White sa isang general manager ng isang kumpanya. Sa tuwing makikita niya si Claire, ipagyayabang niya ang kanyang matagumpay na manugang habang kinukot siya ang manugang ni Claire na si Alex na may masamang tingin. Sa bawat pagkakataon ay nagagalit ito kay Claire kaya't pagkatapos ay ilalabas niya ang kanyang galit kay Alex kapag siya ay nakauwi. Gaya ng nakagawian ngayon. Nagsimulang magyabang si Madam White tungkol sa pagbibigay sa kanya ng kanyang manugang ng $200,000 na baon para sa pamimili at pangangalaga sa pagpapaganda. Kabanata 114. Panghuli, sinabi niya na may mapagmataas na mukha, ang aking anak na babae ay talagang maswerte para sa pagkakaroon ng isang kamanghamanghang at may kakayahang asawa. She's just destined to live a rich life, unlike your Dorothy, she's pretty but she found a useless trash who only lives off her. Ano ang punto nito? Masisisi mo lang siya sa pagkakaroon niya ng mahinang panlasa sa pagpapakasal sa gayong lalaki at pamumuhay ng mahirap at naghihirap. Kaya siguraduhin na ang iyong Dorothy ay may mas mahusay na panlasa sa mga lalaki sa hinaharap. Pinigilan ni Claire ang galit at gusto siyang hampasin ng husto. Kahit na kinasusuklamin niya si Alex hanggang sa inaasahan niyang hiwalayan niya si Dorothy sa lalong madaling panahon, ang dignidad niya ang nakataya ngayon. Kinuha kaagad ang $20 million na cheque mula sa kanyang pitaka, sinabi niya, sino ang nabubuhay sa isang mahirap na buhay? Ano ang magandang tungkol sa $200,000? Gah! Tingnan mo ang nakuha sa akin ng aking manugang isang $20 million check. Nakakita ka na ba ng $20 million? $200,000 lang ang kailangan para maging mataas at makapangyarihan ka. Nabubuhay ako ng isang napakayaman na buhay kung gayon. Haha! Naglaway si Madam White sa inggit nang makita ang cheque. Si Claire ay labis na nasiyahan sa kagalakan sa unang pagkakataon, naisip niya na si Alex ay hindi kasuklam-suklam. Gayunpaman, nang turn na niya sa counter ng bangko, tiningnan ng bank teller ang mga lukot sa cheque at umiling. Madam, tingnan mo ang tupi dito at ang selyo ay nasira, hindi namin maproseso ang iyong cheque. Siri Reed, anong ibig mong sabihin na hindi ko ma-cash out? Nagulat si Claire at nawala ng magawa. Bakit hindi ma-cash out? Hindi ba ito ay isang bahagyang tupi? It's not a big deal, o sinasadya mo bang bigyan ako ng gulo, ha? Cash it now, or else I'll file a complaint to your manager. Muling umiling ang bank teller. I'm sorry but there is really no way we can process it. Si Madam White na nakatayo sa tabi ay tame time na natawa nang marinig ang mga salitang iyon, kaya iyan ang $20 million na cheque na ibinigay sa iyo ng iyong manugang, o galing. Napakayaman ng buhay. Ngunit napakasama na hindi mo ma-cash out ang cheque. Dapat fake yan. Hahaha. Aminin mo na lang na wala kang kwentang manugang, how dare you put up a ostentatious act in front of me. Nagalit si Claire habang tinanong niya ang bank teller kung gayon. Sabihin mo sa akin, lihaiti mo ba ang cheque na ito? Nagsimula rin siyang magduda sa pagiging tunay nito. Gayunpaman, sinabi ng bank teller, I'm sorry, madam. Hindi ko ito ma-verify dahil nasira ang selyo sa cheque. Kaya hindi ko alam kung ito ay isang lehitimong cheque. Napapaligiran ng pangungutya at panunuya ni Madam White, malungkot na umalis si Claire sa bangko. At agad-agad, umuungal sa kanyang sarili ang matinding pot kay Alex. Alam ko, peke yan. How dare this trash give me a fake check and make me happy for nothing while suffering such a great shame.
ikaw ay nasa malalim na problema, Alex. Sa galit, sumakay si Claire sa kanyang sasakyan at naghanda na umuwi. Gayunpaman, biglang lumabas ang isang kotse at huminto sa junction na nagresulta sa kahirapan sa pagmamaneho dahil ang malawak na kalsada ay pinakipot nito. Pinamaniobra ni Claire ang manibela habang patuloy na minumura si Alex. Gayunpaman, sa pagkadulas ng kamay, kinampes niya ng malakas ang kabilang sasakyan at nabasag ang mga headlamp nito. Damn it, marunong ka bang mag-drive? Saway ng isang matangkad na lalaki. Ito ay isang Rolls Royce na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Nasa bad mood na si Claire na agad na sumagot, bakit kailangan mong pakialaman ang pagmamaneho ko? Sa halip, bakit mo inihinto ang iyong sasakyan dito? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na magpark sa ganoong lugar? Naglilingkod sa iyo ng tama. Ngayon, ilipat mo na ang kotse mo sa ibang lugar kung hindi, masasaktan kita ulit. Gayunpaman, nagalit ang lalaki. Matapos sumugod at kalad ka rin siya palabas ng kanyang sasakyan, binigyan siya nito ng apat na malalakas na sampal sa pisngi. How dare you hit me? Napatulala si Claire. Ako dapat ang magsabi niyan sa'yo. Damn, how dare you crash in the Yao family's car and still be so spog after. Magbayad ng 2 milyong dolyar para sa mga pinsala o mabali ko ang iyong binti. With that, kinampes niya ulit si Claire sa mukha. Malambot ang laman ni Claire kaya hindi niya kayang tiisin ang mga masasakit na sampal na iyon. Siya ay, sa sandaling iyon, bagbog at bagbog na may dugong dumadaloy sa kanyang mukha. Si Riri. Nanginginig si Claire sa galit ngunit higit sa takot. Nagsimulang magsiksikan ang mga nanunood sa kanya at nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Nako, Rolls Royce Phantom iyon. Balita ko ibinibenta ito sa palengke sa halagang 20 milyong dolyar. Ang isang solong ram sa kotse ay maaaring nagkakahalaga ng presyo ng isang bahay. Hindi ba ang kotseng ito ay pagmamayari ng pamilya Yao? Nakakalungkot talaga ang babaeng ito dahil nabangga siya sa kotse ng pamilya Yao at nasa matinding problema siya ngayon. Walang pakialam na tumingin kay Claire ang lalaki. Binigyan kita ng malaking pabor na may kabayaran lang na 2 milyong dolyar. Bilisan mo at magbayad. Natigilan si Claire matapos marinig ang mga komento ng mga nanonood. Ang pamilyang Yao ay pumangalawa sa 4 na kilalang pamilya ng California na ilang beses na mas mataas kaysa sa pamilyang Asex. Paano niya nagagawang galitin ang mga ito? Ako, wala akong ganoon kalaking pera. Ako, huwag mo akong patulan, ngunit ang aking anak na babae ay may pera. Kabanata 115. Ano? Mama, sabihin mo ng malinaw. Nasangkot ka sa isang aksidente sa sasakyan. Kamusta ka, nasaktan ka ba? Pumilis ang tibok ng puso ni Dorothy nang sagutin niya ang tawag ni Claire. Nauutal na sagot ni Claire, well, I am fine, but, I, bumangga sa isang Rolls Royce na pagmamayari ng pamilya Yao. Isang Rolls Royce. Magandang Panginoon. Sigaw ni Dorothy. Sabi ni Claire, bilisan mo, magaling kong anak. Alam kong marami kang pera. Papuntahin mo rin yung ungrateful Alex na yan, medyo mabangis ang may-ari. Dahil si Alex lang ang lalaki sa pamilya, natural na siya ang unang taong pumasok sa isip niya sa mga ganitong sitwasyon. Nagulat din si Alex matapos makatanggap ng balita mula kay Dorothy. Dumating sila sa crash site halos magkasabay makalipas ang kalahating oras. Nang makita si Claire na halos hindi na makilala na nakaupo sa sahig na may namamaga ang mukha at dumudugo ang ilong, umiyak si Dorothy habang nagmamadaling sumugod, Nay, Nay. Ayos ka lang ba? Kumunot ang noo ni Alex. Noong una, medyo natuwa siya sa paghihirap ni Claire, tutal hindi naman niya ito gusto. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa malungkot na pagiyak ni Dorothy. At saka, siya pa rin ang biyanan niya. Ang pagkamuhi sa kanya ay isang bagay, ngunit ito ay isang ganap na naiibang bagay kapag siya ay natama ng iba. Bago pa makapagsalita si Alex, nagsalita ang may-ari ng Rolls Royce habang nakatingin sa kanya na may masamang tingin, so are you her family members? Sa wakas ay dumating ka na, kaya ngayon magbayad para sa mga pinsala. 4 na milyong dolyar. Anong 4 na milyong dolyar? Hindi ba't 2 milyong dolyar lang ang sinabi mo?
Agad na tumayo si Claire dahil hindi niya kayang umupo at tanggapin ang ganitong pangingikil. Di hindi man lang siya tinitignan, tiningnan ng lalaki ang kanyang mga daliri habang walang pakialam sa sinabi nito. Well, dati pa yan. Kinailangan kong maghintay ng kalahating oras dito para dumating kayong lahat. Sa palagay mo ba ay hindi mo kailangang magbayad para sa oras ng paghihintay? Ano ito, sinusubukan mong punitin ang yowls? Nang marinig ni Claire ang kanyang mga salita, siya ay naiwang nakatali na nakanganga ang kanyang bibig. Umiling ang mga nanood at tumingin kina Alex at Dorothy na may simpatiya at pakikiramay sa kanilang mga mata. Ang mga nakasakit sa pamilya Yowl ay maaaring magdusa ng mas masahol na kahihinatnan kaysa sa masaktan si Lord Lex. Paano maihahambing sa kanila ang mga normal na tao? Ang pagkakaiba ay masyadong malawak. Sa sandaling ito, tumingin ang lalaki kay Alex na may malabong ngiti. Dahil pareho kayong nagmaneho ng M8 dito, dapat ay makapag-fork out kayo ng 4 na milyong dolyar, di ba? Pinabalaan kita, huwag kang makialam sa mga yowls, kung hindi, ikaw ay darating sa masamang wakas. Tumingin sa kanya si Alex na may kalmadong ekspresyon. Sa wakas, sinabi niya, nataman mo ba ang aking biyanan? Sigurado ako. Bakit? Babatukan ka ba? Tuwang-tuwang tugon ng lalaki sa paraang mapangakit. Natutuwa akong naging tapat ka. Tumango si Alex. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki, sabay hakbang. Itinaas ng lalaki ang sulok ng kanyang bibig at napangiti. Na para bang nakita niya ang pinakawalang katotohanan na eksenang nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata, ngunit isang damp ng mali siya ang kumislap sa lalim ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang manlalaban, isang beginner royal fighter. Hindi ba ito isang lakad sa parke sa kanya sa pakikitungo sa isang normal na tao? Isang matandang lalaki sa gitna ng karamihan ang nagsalita, hawakan ang iyong mga kabayo, binata. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Isipin mo ang iyong pamilya. Ang kompromiso ay gagawing mas madaling lutasin ang isang salungatan. Pagiliw nang umiti sa kanya si Alex, ngunit nauna siyang naglakad. Umiling ang matanda, huwag pansinin ang karunungan ng iyong mga nakatatanda sa iyong sariling panganib. Ang ilang iba sa karamihan ay nagpakita rin ng katulad na damdamin. Ang batang ito ay masigla ngunit walang alam. Umisi ang lalaking tagayaw. Sumunod siya sa isang sipa nang makalapit si Alex sa layong halos 2 metro. Sisiwit. Alex, ingat ka. Sigaw ni Dorothy para bigyan siya ng babala. Ang mga puso ng mga nanonood ay tumibok din ng mabilis. Sa mga mata ng ibang tao, kidlat ang ginawang sipa, ngunit para kay Alex, ito ay kasing bagal ng kuhol. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 3rd base ng force, hindi lamang ang kanyang chi ay dumami ng malaki, ngunit ang kanyang bilis, lakas at depensa ay higit na nalampasan ang mga nauna. Kabanata 116. Dahan-dahang itinaas ni Alex ang kaliwang kamay at agad na hinarang ang sipa. Lumapit siya sa lalaki habang lumalayo ang katawan nito sa sipa. Ang lalaki ay likas na nanginginig sa gulat. Mabilis siya, paano niya nagawa? Sa susunod na segundo, ang kanyang mukha ay nilamon ng kanang kamay ni Alex at idiniin sa likod. Bumagsak. Nontog ang ulo ng lalaki sa bintana ng Rolls Royce. Ang mga tao ay nanunood sa eksena na ang kanilang mga bibig ay nakaawang sa pagkamangha. Ang mabait na matandang lalaki na nagbigay ng kanyang payo kanina ay halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang ulo nang makita ang eksena. Pagkatapos, hinawakan ni Alex ang ulo ng lalaki at muli itong ibinaba sa bintana. Sa katunayan, ito ay isang bagsak. Bang! 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 Sunod-sunod niyang ginawa ito ng 3 beses hanggang sa mabasag ang mga bintana ng Rolls Royce at duguan ang ulo ng lalaki at matinding bagbog, saka lang siya tumigil. He said with a cold expression, "She is my wife." How dare you make my wife cry? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan ng nagawa mo? Naghiyawan ang karamihan, nawala ng pagsasalita. Kaya ang dahilan kung bakit nagalit ang lalaki ay hindi dahil sa kanyang biyanan na binugbog hanggang sa 1 pulp, ngunit ang kanyang asawang luhaan. Tiyak na mahal niya ang kanyang asawa, hindi ba? Nawala ng masabi si Dorothy. Malinaw na alam niya, isang salita lamang mula sa dakilang pamilya Yowl ay maaaring sirain ang pagkakaroon ng pamilya Asek sa isang Saturday iyan.
Ngayong natama na ni Alex ang isang miyembro ng Yowls, ang kanyang mga aksyon ay maaaring maging impetus para sa pagbagsak ng pamilya as ex. Bagamat matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang ina, si Dorothy ay lahat para sa pagganti ni Alex. May mga linyang hindi dapat lampasan. Gayunpaman, habang nag-uumapo sa pagkabalisa si Claire, iba ang naisip niya, Alex, basura ka. Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang pamilya Yowl? Matapos mabilis na makatayo, sumugod siya at sinampal ang mukha ni Alex. Damn! Hindi niya inaasahan ang bigla ang mga kalokohan ni Claire habang abala siya sa pakikitungo sa lalaking taga-Yowl na bongga ang kilos. Naiwasan niya ang halos lahat ng sampal na ang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang pisngi, ngunit sa mga nakamasid, ito ay isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Mga malisyosong insulto ang lumabas sa bibig niya. Alex, lokong basura. How dare you hit someone from the Yowl family, ha? Tiningnan mo ba ang sarili mo sa salamin? Ikaw ay isang inabandunang anak mula sa pamilyang Rockefeller nang walang anumang kakayahan o kapangyarihan. Ngayon ay nagdudulot ka ng kaguluhan sa pamilyang Asex, sinusubukan mo bang pangunahan kami sa aming pagbagsak? Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Tinilat ni Alex ang kanyang mga mata. Ano ang sinabi mo? Sa sandaling ito, may nagsalita sa karamihan, naaalala ko ngayon, ang lalaking ito ay anak ni late William Rockefeller mula sa Rockefeller Group. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, nabuhay siya sa kanyang asawa sa pamilyang Asex para mabuhay. Damn, siya talaga. Biglang bumungad sa kanya maraming masamang tingin at walang galang na mga tingin. Para sa isang tulad niya na gumanti sa dakilang pamilya Yowl, sinisikap ba niyang patayin ang sarili? Ang lalaking mula sa mga Yowl na natatakot kanina ay agad na nakakuha ng lakas ng loob sa mga nagmamasid at tumingin kay Alex nang may paghamak habang nakataas ang kanyang baba. Si Riwit. Brat, you're dead meat if ever ma-offend mo ang mga Yowl. Kaya dapat kang makinig sa iyong biyanan at magpatira pa sa harap ko para sa isang mapagpakumbabang paghingi ng tawad. Marahil ay pakakawala na kita sa pagkakataong ito. Kung hindi, ikaw at ang iyong mga kapamilya ang magdurusa sa kalupitan ng pamilya Yowl. Sumingit ang matanda kanina, hay, binata. Pinayuhan lang kita kanina pero ayaw mong makinig. Ang mga impulsive actions ay magre-resulta lamang sa mga pagkakamali. Sana ay malalaman mo ang iyong kabiguan na huwag kumilos ng walang ingat kung wala kang kakayahan. Ang mapagpakumbabang paghingi ng tawad ay ang pinakamatalinong pagpili ngayon. Ungol ni Alex sa matanda at sa kanya itinoon ang atensyon sa lalaking taga-Yowl. Gusto mo akong magpatira pa sa harap mo at humingi ng paumanhin o sasaktan mo ang pamilya ko? Tumango ang lalaki. Tama iyan. Maniwala ka sa akin, ang mga Yowl ay may ganoong mga kakayahan, hindi mo nais na akitin ang galit ng mga Yowl. Oh, natatakot ako. Idinikit ni Alex ang daliri sa tenga niya at sinabing, pero, hindi ako naniniwala, subukan mo ako. With that, tinuloy niya ang pagsundot sa lalaki gamit ang daliri niyang puno ng earwax. Pagkatapos noon, binigyan niya siya ng isang malakas at malakas na sampal sa mukha na ikinasindak ng karamihan. Kabanata 117. Inamak ni Alex ang mga taong higit na nagbanta sa kanyang pamilya. Dahil dito, isa itong sobrang lakas na sampal. Smack! Ang lalaki mula sa Yowls ay agad na tulala, dumura ng dugo kasama ng ilang ngipin matapos tamaan ng malakas na sampal na iyon. Muntik na siyang matamba nang tumama ang ulo niya sa pinto ng sasakyan. Napatulala ang mga nanunood sa ganoong eksena. Dahil sa pagdadalamati sa mapusok na pagkilos ni Alex matapos tumangging makinig sa payo. Marami ang umiling sa pagkabigo at lihim na nag-iisip, ito ay walang iba kundi isang walang laman na pagpapakita ng lakas. Gayunpaman, ang mga Yowl ay hindi isang taong dapat mong masaktan. Kung mas mahirap ang tama mo, mas malala ang kahihinatnan mo mamaya. Hindi makapaniwalang sigaw ni Claire na para bang malapit na siyang mabaliw. Dahil lang sa alam ng basurahan ng ilang galaw, maaari ba siyang maging hambog at mayabang? Ibaba niya lang ang pamilya Asex sa mga kalokohan niya. Sinisingil niya ito at akmang sasampalin siya na ginigising siya mula sa kanyang mga kalokohan.
Tiningnan siya ni Alex nang may masamang tingin at sinabing, "Dorothy, dalhin mo siya sa ospital, dali." Si Dorothy ay labis na nag-aalala ngunit hindi pa niya nakita ang gayong solemn na ekspresyon kay Alex. Agad naman itong tumanggo at kinaladkad si Claire papasok sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, sinabi ni Claire, "Gusto kong lahat ng tao rito ay maging saksi ko." Ang kahabag-habag at inabando ng anak ng mga Rockefeller ay nananatili sa aking bahay at nakikitira sa aking anak na babae lamang mula noong kanilang kasal. Noong nakaraan, hiniwalayan siya ng anak ko kaya lahat ng ginawa niya ngayon ay walang kinalaman sa pamilya as ex. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Dorothy at malakas niyang kinaladkad ang kanyang ina papasok sa sasakyan para maiwasan ang pagbubuga nito ng kalokohan. Sa sandaling iyon, iba ang reaksyon ng mga tao pagkatapos marinig ang maanghang na pahayag ni Claire. Ang ilan ay nakaramdam ng paghamak, ang ilan ay nakadama ng paghamak, nakaramdam ng simpatiya ang ilan. Sinong mag-aakala lang si Alex na tatayo sana para sa kanyang biyenan ay hindi lamang mabubugbog sa kanya kundi pati na rin siya sa publiko. Nabalitaan ko na simula nang pumanaw si William Rockefeller sa aksidente sa sasakyan, naging dekadenteng manugang si Alex. Hindi lamang siya nagtatrabaho bilang isang yaya sa bahay ng kanyang biyenan, ngunit hindi rin siya nangangahas na gumanti sa mga pasaway at pagpapahiya ng kanyang biyenan araw-araw. Parang totoo naman ang chismis. May bumulong sa gitna ng karamihan, ngunit ito ay sapat na malakas upang marinig ng lahat. Sinulyapan ni Alex ang mga tao na may walang pakialam na ekspresyon. Bakit kailangan niyang istorbohin ang kanyang sarili sa mga normal na tao? Sa tulong ng The Ultimate Book of Medicine, maaabot niya ang transcendence na may mga pambihirang kakayahan sa hinaharap. Nang dumating ang oras, ang mga taong ito ay walang iba kundi maliit, hindi nakakapinsalang mga langgam sa kanya. Sa kotse, pinaandar ni Dorothy ang makina habang sinasabi niya, "Nay, paano mo nasabi yun kay Alex? Dumating siya para tulungan ka at hindi pa tayo naghihiwalay. Tulong. Nakikiusap ako na mag-iba. Ang mga Yowls ba ay isang tao na maaari niyang menes? Ayos lang kung siya lang ang magdarones ng kahihinatnan mamaya, ayokong madrag tayo dahil sa mga immature actions niya." Galit na sagot ni Claire. "Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Gusto mong malaman? Dahil ang basurang iyon ay nangahas na bigyan ako ng pekeng cheque na may 20 milyong dolyar. How dare he do that? Hindi lang ako nawala ng antok dito sa wala, kundi kinukutsa din ako ng murang si Madam White na iyon mula sa katabi. Kaya ako ay nasa galit at aksidenteng nabangga sa Rolls Royce. Pekeng cheque." Matapos masulyapan ay agad na hindi na kaimik si Dorothy. "Nay, tiniklop mo ang cheque at kasalanan ni Alex." Samantala, ang mga taong nakapaligid kay Alex ay nagsimulang maghiwa-hiwalay nang akala nila ay katapusan na ng halitan. Ang naghihintay kay Alex mamaya ay ang matinding parusa mula sa pamilya Yowl. Gayunpaman, isang binibini na may malalaking rack, nakasuot ng magandang suit at isang pares ng pulang high heels ang lumabas sa bangko sa sandaling ito. Ang pagbibihis niya ay hindi ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin, ngunit ang mga nasa ilalim niya sa kanyang puting sando na parabang naglagay siya ng 2 water polo ball sa ilalim. Natakot ang iba na madapa siya habang naglalakad dahil sa hindi matatag na balanse ng kanyang katawan. Nang makita ang estado ng Rolls Royce, mabilis siyang sumugod. Nang makita ng ginang ang nasugatan na lalaki, agad siyang napabulalas ng may pagtataka, "Jeremiah Yowl." Sinigawan ng ginang ang lalaking taga-Yowl, ngunit napahiga siya sa lupa, nabuhayan ng loob, at hindi na nakabangon matapos bugbugin ni Alex. "Nataman mo ba ang lalaki ko mula sa Yowls? Kabanata 118. Kinubad ng ginang ang kanyang salaming pang-araw, tinitigan ng masama si Alex. Ang kanyang kadakilaan ay nagbago din kagad na may umaapaw na pagalit na aura. Bahagyang natigilan si Alex dahil hindi niya inaasahan na palaban din pala ang ginang. Higit pa rito, siya ay nasa intermediate royal, mas mataas ang rango kaysa sa lalaki kanina, si Jeremiah Yowl. "Sino ka?" tanong ni Alex na walang pakialam. Bago pa makapagsalita ang ginang ay sumagot na ang matanda kanina. "Siya ang paboritong apo ng pinuno ng pamilya Yowl, si Keith Yowl.
Sa tingin ko siya si Michelle Yao. Oh, siya talaga. Upang maging ganoon kapalad sa pananakit sa maliit na diablo mula sa mga Yao, ang taong Rockefeller na iyon ay nasa matinding problema ngayon. Hush, hinaan mo yung boses mo. Ayaw mo bang mabuhay? Isang tala kaya ng sumiklab sa karamihan ng mga nanonood. Kahit na nagsasalita sila sa pananahimik na boses, walang issue si Alex sa pag-pick up sa sinabi nila. Pagkatapos ng lahat, ipinanganak at lumaki sa California, nasanay siyang maging isang mayamang tagapagmana sa California, kaya alam niya ang tungkol sa mga balita sa mga social circle. Siyempre, walang paraan na hindi niya narinig ang magandang pangalan ni Michelle Yao mula sa pamilya Yao. Gayunpaman, ang pagkatao ni Michelle ay kabaligtaran sa kaamuan ng kanyang pangalan. Siya ay isang leader ng gang sa gitnang paaralan, namumuno sa isang grupo ng mga mag-aaral na babae at nakikipag-away sa mga mag-aaral sa high school. Hindi lang iyon, siya ay lubos na sanay sa pakikipaglaban at minsan ay nagpaluha kay Nicholas Hudson, ang kaibigan ni Alex. Dati, oblivious si Alex pero ngayon napagtanto niya na palaway pala siya. Gayunpaman, tinanggal ni Michelle ang kanyang malaking salaming pang-araw. Natumakip sa halos kalahati ng kanyang mukha na nagpapakita ng isang kaakit-akit at kabataan na mukha na parabang siya ay isang bell na diretsyong lumabas sa anime. Pinapalakpakan ko ang iyong tapang sa pagbugbog sa aking lalaki mula sa mga Yao. Halika, kalabanin mo ako. Ang kanyang kagandahan dovetailed mabuti sa kahinahunan ng kanyang pangalan bagaman. Matapos siyang sumulyap sa kanya, umiling siya at sinabing, "Hindi kita inaaway. Lalaki, may sakit ka. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Ikaw ang may sakit. May sakit ka talaga. Si Riwit. Ah, dummy. Wala akong pakialam kung sino ka man, ako, si Michelle Yao, bububugan kita." Galit na galit si Michelle. Matapos magpakawala ng malakas na hiyaw, sinunggaban niya ng malakas na suntok si Alex. Ang galing, mabilis na suntok. Naghiyawan ang mga nanonood. Tumayo si Alex sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo ng kamao ni Michelle sa kanyang katawan, saka lang niya marahang itinaas ang kanyang kaliwang kamay at hinarang ang suntok nito. Kahit gaano pa kalakas ang ginawa niya, hindi natinag si Alex. Ano? Dahil sa gulat ay itinaas ni Michelle ang kanyang paa, balak niyang sipain si Alex. Pinipigilan ni Alex ang kanyang sipa gamit ang kanyang binti at itinulak pasulong, tinulak siya paakyat sa pintuan ng sasakyan ng walang anumang ruta ng pag-urong. Isang kaliwang suntok ang ginawa niya ngunit napigilan muli ni Alex. Nakasandal pala ito sa mga pintuan ng sasakyan sa sikat ng araw. Nagulat ang lahat na wala ng pagsasalita nang makita ang eksenang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Nanginginig ang balbas ng matanda kanina at puno ng takot ang mga mata. Alex Rockefeller dared to touch the little devil from the Yao family, he was really beyond salvation. Kahit na ang Diyos ay hindi siya mailigtas sa pagkakataong ito, siya ay magiging patay na karne. Alisin mo nga ang kamay mo sa akin, jerk. Kalabanan mo ulit ako kung maglakas loob ka. Sinigawan at niluraan ni Michelle si Alex, ngunit iniligtas siya ng mabilis nitong reflexes. Michelle Yao, tama ba? Ang wild na babae talaga. Nakikita ko kung bakit gustong maglingkod ni Peter Walker sa ilalim mo. Gayunpaman, hindi ka tugma sa akin sa ganoong walang kakayahan, katamtamang talento, walang pakialam na sabi ni Alex. Kilala mo si Peter Walker. Basura lang siya, umisi si Alex. Sumagot si Michelle, ikaw. Muli niyang sinulyapan ang dibdib nito at nagkomento, I was being honest when I said you are sick. Hindi ka ba nakakaramdam ng kakapusan sa paghinga, pananakit ng puso at palpitations, at pananakit ng balikat ngayon? Grabe ang sakit mo. Natatakot akong mamatay kapag katapos mong magsikap at ako ang magiging responsableng tao sa iyong pagkamatay. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy siya. Tawagin natin itong isang araw. Wala na akong nakikita pa mula sa'yo. Magmadali at magbayad. Ang 20 milyong dolyar ay magiging makatuwirang kabayaran para sa pananakit sa aking biyanan, pagpapaiyak sa aking asawa, at pag-aaksaya ng aking oras. Ano?
Matapos ibagsak ang 20 milyong dolyar na Rolls Royce at bugbugin ang may-ari at ngayon ay humingi siya ng kabayaran na 20 milyong dolyar bilang kapalit. Ang mga nanunood na nakatayo sa isang tabi ay nataranta habang nakanganga ang kanilang mga bibig na parang nasa panaginip. Kabanata 119. Hayaan mo si Michelle. Brad, wala kang ideya sa ginawa mo ngayon. Ikaw, ang iyong buong pamilya, ang iyong mga kaibigan at lahat ng kakilala mo ay magdurusa sa mga kahihinatnan ng iyong hanggal na pagkilos. Tumayo si Jeremiah at sumigaw sa matinding galit habang nakaturo kay Alex. Huling nagalab ang pinipigilang galit ni Alex habang nakatingin kay Jeremiah na parang patay na. Pumabagsak ang pamilya Yao dahil lang sa sinabi mo ngayon. Palamig na sabi ni Alex. Tumawa si Jeremiah. Anong biro? Pumagsak ang pamilya Yao. Sino ka sa tingin mo? How dare? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagpadala si Alex ng isa pang magandang at malakas na sampal sa kanya. Pumagsak ang ulo ni Jeremiah at tumama sa hood ng kotse ng malakas. Nang sumunod na sandali, napahiga siya sa lupa habang nawala ng malay. Matapos bitawan si Michelle mula sa kanyang pagkakahawak, binuksan niya ang pinto ng Rolls Royce at sinabing, "Pumasok ka, magmaneho ka." Nataranta si Michelle. "Anong ginagawa mo? Saan tayo pupunta?" Sinabi ni Alex para makilala ang iyong lolo sa Yaul Manor at ipaliwanag ang bagay na iyon. Ang insidente na nangyari ngayon ay kailangang ganap na malutas mula sa ugat ng problema. Pagkatapos ng lahat, ang mga Yaul ay makapangyarihang presensya. Kung talagang gusto nilang isagawa ang kanilang paghihiganti sa kanyang mga mahal sa buhay, magiging mahirap kahit kay Alex. Nanlaki ang mga mata ni Michelle sa hindi makapaniwala. Ang lahat ng ginawa ni Alex ay tunay na mapangahas at walang bait. Ano ang ginawa ng kanyang isip? Nabaliw ba siya? Gayunpaman, pagkatapos imulat ang kanyang mga mata, agad siyang tumango at palihim na naisip kay Yaul Manor, "Oh great. Maraming manlalaban sa pamilya Lowell na mas mataas pa sa akin. Matitikman mo ang kanilang dakilang kapangyarihan o huwag mong isipin na makakalabas ka ng hindi nasaktan." Pagkatapos sa pagtataka ng iba, pumasok si Alex sa Rolls Royce Phantom bilang kotse na minamaneho ni Michelle at mabilis silang umalis patungo sa Yaul Manor. Napabuntong hininga ang matanda kanina habang umihiling, "Hi, itong anak ni William Rockefeller. Hindi ko alam kung siya ay isang makapangyarihang kapangyarihan o isang walang katulad na baliw." Sabi ng ilan, "Omnipotent powerhouse. Kalimutan ang tungkol dito, sa tingin ko siya ay malamang na isang walang katulad na baliw. Kung siya ay isang powerhouse, hindi siya mabubuhay sa mga asek sa unang lugar." Sabi din ng iba, "Ganyan kabaliwan. Baliw talaga siya. Karaniwang hindi magtatagal ang gayong tao." Tumilapon ang Rolls Royce sa mga lansangan. Labis na natakot ang ibang mga driver nang makita ang Rolls Royce na walang ingat na takbo sa mga lansangan. Ang aksidenteng pagtama sa kotse ay maaaring magdulot ng malaking halaga. Maraming mga driver ang nagalit nang magsimula silang magmura sa Rolls Royce, "Sinisikap mo ba kaming patayin? Ano ang napakahusay sa pagiging isang mayaman? Sana ma-accident ka agad." O kaya naisip nila, si Michelle ay isang mabangis na driver ngunit siya ay lubos na sanay. Kaya ang 20 milyong dolyar na Rolls Royce Phantom ay talagang tinupad ang pangalan nito sa kalsada sa kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho. Hindi nagtagal para marating nila ang Yaul Manor. Malaki talaga ang Yaul Manor. Igit pa rito, ito ay mas marangya at mas malaki kaysa sa Rockefeller Manor. Pumasok ang sasakyan sa gate at huminto lamang ito nang makita ang napakaraming tao. Ilang beses bumusina si Michelle at saka lumabas ng sasakyan. "Aking babae. May utos ba, ma'am? Bakit ka ba nagmamadali, Michelle?" Nagmamadaling lumapit ang mga tao at pinalibutan si Michelle. Iyon ay hindi lamang dahil si Michelle ay isang nakamamanghang kagandahan at ang kanyang pinakamataas na pagkakakilanlan, ngunit din dahil sa kanyang malademonyong personalidad. Walang sino man ang nangahas na galitin siya sa anumang paraan, kaya karaniwan nilang sinusuyo siya na parang bata, sinusubukan ang kanilang makakaya upang maging sa kanyang mabuting panig. Sa bintana ng sasakyan, nakita ni Alex ang mga tao. Sa hindi inaasahan, lahat ng tao sa karamihan ay isang manlalaban.
Ang isa na may pinakamalaking cultivation base sa karamihan sa kanyang pagtataka ay sa Advanced Royal. Maaaring ang pamilya Yao ay isang pamilya sa martial arts. Wala talaga siyang ideya noon, ngunit ano ang pinagkaiba nito ngayon? Kabanata 120. Itinuro ni Michelle Yao ang Rolls Royce. Yung tulala na nasa loob ng sasakyan ay nabangga ko at sinaktan pa si Jeremiah. Hindi lang $20 million ang gusto niyang bayaran ko, kundi isinumpa pa niya ang pamilya namin. Pinilit niyang pumunta sa bahay namin para humingi ng hustisya para kay Lolo. Ano? Akala ng lahat ay may problema sila sa pandinig. Nagtataka sila kung paano makakaligtas ang gayong kasuklam-suklam na tao sa California. Out of nowhere, may sumigaw, na naginip ka pa ba? Marahil ay pagod ka na sa pamumuhay na narito ka upang hamanin ang mga yaw. Aalamin ko kung bakit ka mayabang. Si Sean Yao lang sumisigaw, isang karaniwang mainitan ang ulo. Siya ang mas mahusay na martial arts practitioner sa mga natitira sa eksena. Marahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at nanlilisik ang mata. Pumaba ka sa kotse ngayon, brute ka. Kalmado at walang ekspresyon si Alex habang nanatiling nakaupo sa loob ng sasakyan. Sino ka sa tingin mo para ipalabas ako sa kotse ko? Kunin mo rito ang iyong pinuno para makita ako. Ano? Naramdaman ni Sean ang pag-akyat ng kanyang dugo sa kanyang ulo habang ang kanyang galit ay lumaki ng segundo. Ang iba pang mga yaw ay agad na napalingon sa kanilang dalawa at namumula ang kanilang mga mukha sa sobrang galit. Wow! Napakayabang na brute. Halos mabaliw sila. Tinitigan ni Sean si Alex ng malamig na tingin na parabang tumitingin siya sa isang maliit na langgam. Nag-aatubili siyang ngumisi, magaling. Matagumpay mong nagalit sa akin. Hayaan mong patunayan ko kung may sapat akong kakayahan para kaladkarin ka palabas ng mapahamak mong sasakyan. Siya ay umungol at sumabog sa isang dumadagendong na dagendong. Grrr. Habang umaagos ang isang malakas na enerhiya mula sa itaas na katawan ni Sean, ang kanyang puting kamiseta ay agad na napunit. Lumabas ka na ngayon. Sigaw niya habang iniunat ang kamay para sunggaban si Alex. Si Alex, gayunpaman, ay nanatiling nakatigil kahit na hinawakan ni Sean ang kanyang braso. I told you, you're not qualified, sabi ni Alex, medyo ikiling ang ulo para tingnan si Sean. Sa sandaling binibigkas niya ang mga salitang iyon, nabuo niya ang kanyang pangunahing enerhiya at inalis ang kamay ni Sean. Pabilis siyang nagtanim ng sampal sa dibdib ni Sean. Bam! Naramdaman ni Sean ang isang malakas na puwersa na tumagos sa kanyang katawan na agad na nagpalipad sa kanya. Literal na pinagmamasdan ng lahat ng iba pang nakababatang yao si Sean na itinapon ng 7 o 8 metro ang layo. Hindi pabanggitin ang malakas na kalabog ng siya ay lumapag pagkatapos ng ilang saglit. Pumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagkaroon ng instant pin drop na katahimikan kung saan kahit ang tunog ng mahinang paghinga ay maririnig. Paano? Paano ito posible? Ang lahat ay tumingin kay Alex na hindi makapaniwala na ngayon ay nakaupo sa kanyang kotse, walang kibo at tahimik. Mahirap para sa kanila na intindihin ang anumang bagay kapag nakita nila kung gaano siya kabata. Sisi Wheat, kung gayon, maaari mo bang dalhin ang iyong pinuno dito ngayon? Tanong ulit ni Alex. Isang bata at kaakit-akit na lalaki na mukhang mga 27 o 28 taong gulang ay tumawa ng malakas. Kailangan mo muna akong talunin bago dalhin ang lolo ko dito. Walang paraan upang patunayan ang iyong kakayahan sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa loob ng kotse. Kaya, bakit hindi tanggapin ang hamon? Si Colin Yao yun. Sa mga practitioner, siya ang pinakamagaling na Advanced Royal. Siya ang lehitimong panganay na apo ni Keith Yao, pati na rin ang nakatatandang kapatid ni Michelle. Tuwang-tuwa si Michelle, hindi nakita-nakikita sa isang labanan mula noong huli mong nakamit ang rango ng Advanced na Royal, Colin. Handa na para sa isang palabas ngayon. Hindi ako makapaghintay na makita ito. Halos idiin ako ng bastos na yun sa pinto ng kotse kanina. Dapat mong bigyan siya ng isang mahusay na palo hanggang sa siya ay sumuko. Hahabulin ko siya hanggang sa humingi siya ng awa. Madalas siyang pinalayaw ni Colin ng pagbuhos ng pagmamahal at pangangalaga. Nang marinig ang mga sinabi nito, namula ang mukha nito sa determinasyon.
Hoy, Don. Bigyan mo ako ng malaking martilyo. Babasagin ko ang kotse niya hanggang sa makalabas siya. Malamig na ungol ni Colin. Ang luxury car na iyon ay nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar at nang walang kurap-kurap, sinabi niyang babasagin niya ito. Kinilala ng isang matangkad at mukhang mabihilog na binatilyo mula sa pamilya Yao na masayang umalis upang kumuha ng malaking martilyo. Para bang hindi babasagin ni Colin ang isang Rolls-Royce Phantom kundi isang kalawang na lumang tractor. Maya-maya pa ay naihatid na ang malaking martilyo. Nagulat si Alex nang tumalon si Colin sa hood ng kanyang Rolls-Royce at itinaas ang malaking martilyo sa ere. Si Michelle at ang iba pang Yowls sa kabilang banda ay hindi nakaramdam ng pag-aalala. Sa halip, natuwa sila. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.